Good morning, magandang umaga sa lahat ng mga mahilig mga isda at mga nakikinig na gustong matuto paano ang tamang paglagay ng hook, leader at saka yung weight sa pangisda. Meron akong sariling hook na maganda rin pong panghuli ng isda lalo sa mga nag-mimingwit. Ano po? Bali, meron po ako ditong nylon which is nasa 30 pounds ang bigat na kayang-kayang kumuha ng mga isdang malalaki. So, pisa na po natin ang paggawa. Tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng hook kasama po ang weight. Kakaiba na. Hindi katulad ng iba na hiwa-hiwalay. Ito po, magkasama na po ito. So, bali, meron po tayong tupit. Pinag-tikit po natin. Okay, tupit. Pagsasamahin lang po natin yan. Okay. Tapos gagawa po tayo ng loop. Isa pong loop na malaki. Yan. Okay. Then, mamaya tuturo ko sa iyo paki po malaki ang loop natin. Twist po natin. Twist. Yan. Tapos ipapasok po natin yung loop sa butas, sa gitna. Ito po. Tugating ko na ho, ha? Nakaganyan po. Ngayon, hihilahin po natin yan. Yan. Ito nyo. Ito nyo po yung loop. Matibay po yan. Hindi po bibitaw yan. Ngayon, meron po tayong external loop mahaba. Ano po? Ito po ang gagamitin natin sa paglagay ng weights. Meron po tayong weights. Okay. Meron tayong 2. 2 gram. Ang gagawin po natin, ilulusot po natin siya dito sa loob. Pero lalagyan po natin siya ng beads. Okay. Meron po tayong beads. Pasok lang po natin yung beads. Ito po. Yan. Okay. Pukul natin sa baba. Mag-i-stop po siya dito. Then, yung weights po. Yan. Yung weights. Ngayon, yung weights na to, ito po magsisilbi na gagalaw po siyang ganun. Pag inihagis po ito sa bingwit, sa rod nyo, pagbagsak po niya sa tubig, once na kakagatin po ng isda itong nylon, mag-i-slide lang po siya. So, mararamdaman niyo po na kinakagat ng isda yung bait niyo. So, madali niyo maramdaman at madali niyo siyang mahila at makuha. Okay? Ito po. Ganito po yung style niyan. Kaya po T-joint yan, dito po natin ilalagay yung hook. Okay? Hook po yan dito sa kabila. Saka ganyan po yan, hook. Okay? Kita niyo naman. Separate po yung hook niyan. Hindi po yan magbubuhol na dalawa kasi magkahiwalay po siya. Gawa po ng T-joint. Ngayon, sa dulo po nito, ang gagawin lang po natin is maglagay ng swivel. Ang swivel po ito, tinasabing swivel, meron po siyang twisting na hindi po siya nagbubuhol. Okay? Ang gagawin nyo lang po is, insert nyo lang po sa butas. Okay, ganyan po. Pasok nyo lang po dito. Ilabas nyo sa kabila. Hilahin nyo lang po itong ganito. Yan. Yan. Kita nyo, paano siya itali. Okay. So, meron na po kayong leader swivel. Meron na pong weights. Yan. Ngayon, para naman po sa hook, gagamit po tayo ng size 2. Ito po sinasabing size 2 na hook. Okay? Size 2 na hook. Madali lang po maglagay nito. Susukatin nyo lang po kung ilan dangkal. Nasa senyo na po. Kung isang dangkal, dalawang dangkal lang gagawin nyo. Madali na lang po yun. Ang paglagay naman po ng hook is
Ganito po. Lalagyan po natin siya ng beads. Kasi yung beads po, attractive po yan sa mga isda. Akala nila pagkain. Lalo na yung mga ganitong kulay. Blue. Lalo na yung nag-iiba-iba yung kulay. Papasok po natin yan dito. Oops. Yan. One. Two. Yan na. Two beads. Hatak lang po. Yan na. Mayroon na po siya sa dulo. Pwede po natin gawin tatlo yan. Dagdagan niyo pa po ng ibang kulay. Mas mainam, mas tingkad ng kulay, mas maganda kasi mas attractive po sa isda. Akala nila pagkain. Kahit wala kayong bait, kakagatin nila ho yan. Yan. Okay na po. Yan na po yan. Ngayon, nakabit na po natin itong hook. Yan. Yung hook po, depende kung gaano kahabang gusto nyo. Kung gusto nyo ng isang dangkal, dalawang dangkal, or 8 inch, 10 inch, 12 inch, walang problema yan. Yan. Ito po paglagay ng hook. Ikot lang po natin. Paganyan po. Then, hawakan lang po natin dito. Pasok po natin sa loob. 1, up to 6 po na buhol. 1, 2, 3, ganyan po mangyayari yan. 3, busog lang po natin ito. 4, 5, and 6. Yan, ganyan po mangyayari yan, no? Ilayin lang po natin to. Ilayin lang po natin yan para lumiit siya. Ngayon, pag nahila na po natin yan, hilahin po natin to. Ganyan. Yan. Very tight. Lakit po tayo ng, ingat lang po tayo sa hook kasi medyo matulis yung hook. Kaya, ganyan. Tapos ilayin lang po natin ng pull. Yan. Kita niyo po. Ganyan na po yan. Yan. Hindi na ho matatanggal yan. Kahit malaking isda, hindi nyo na ho kahit tanggalin yan. Tutunin lang po natin yung dulo. Ito, pinakadulong dulo. Tutunin lang po natin to. Yung excess. Ito ho. Yan. So, meron na po tayong weight. Tapos, meron na po tayong hook. Ganito po kalalabasan yan. 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 O, diba? Pwede kayo maglagay ng beach dito. Kahit anong beach. Kahit manggang maliit lang. Pwede kakagatin na isda yan. Mawala man yung beach niya, pag nakita ito na isda, kakagatin nila. Pag kinagat nila yan, hilahin nyo na. Ganon din po sa kabila. Hanggang sa matapos. Papantayan nyo lang po yan. Okay po. Yun lang po. Maraming salamat po. Next time ulit, meron po tayong mga bagong tips sa kakaibang paggagawa ng mga hook. Kasama mga weights, saka swivel, leader, lahat po yan. Isiseta po natin ng maayos para mas madali po tayo makunista. Salamat po. Thank you.